Okay, punta tayo dito sa three reservoir problems. So, bali dito, in a pipe system shown, determine lang daw natin yung flow rate ng pipe 1, flow rate ng pipe 2, and also the flow rate in pipe 3. So, given yung friction factor, yung diameter, at saka yung length ng every pipe 1, 2, and 3. No? So, for pipe 1, yung friction factor niya is 0.02, while yung diameter niya is 0.406. Meter, and then yung length niya is 500 meter. And sa 2 and 3, pareho yung friction factor, yung diameter tsaka yung length lang yung nagbago, no? Naging 0.254 per pipe 2 and 0.203 for pipe 3, and meron tayong length na 3000 meter and 3500 meter for 2 and 3 respectively. So given din yung mga elevation nung reservoir A, B, and C. So, nakikita natin dito na meron tayong 10 meter, yung difference ng elevation A minus, diba? Yung difference ng elevation A and elevation B. And then, yung difference ng elevation B and elevation C is 15 meter. So, bali dito, para masolve natin to, nakikita nyo na meron tayong ditong junction P. Okay? So, gawa lang tayo ng line dyan. So, take note, ito yung pipe 1, no? So, yung junction P, yan yung mga parang point kung saan nag-i-intersect yung tatlong points. So, dun ka magja-junction. So, for pipe 1A, makikita mo dito na ito yung end-to-end niya, no? Kailangan mo kasi mahanap yung end-to-end niya. For example, ito yung start niya. Di ba? So, ito yung end niya. So, ito yung start niya. And then, ito yung end. Okay? Ito yung N. And then, for pipe B, the same. So, ito yung start niya. Yan dito. Then, dito yung N niya. Yung point P. And also, with the point C. So, lagay na lang natin na basta makikita mo yung end-to-end ng pipe, no? So, depende na kung saan yung start mo or end mo. So, ito naman yung end to end niya. Yung P, tsaka yung point na yan, tsaka yung dito, tsaka yung end na yan. So, i-coconnect mo lang yung mga dots na yan. No? So, bali dito, kung lalagyan mo yan ng piezometer, so, aakyat yung tubig lagi sa basta reservoir. No? Dito, kung ito yung starting point mo, so, dito siya. Okay? Hanggang dyan sa water surface. Ganun din dito for reservoir. So, always yan sa water surface. And for reservoir, always yan sa water surface. So, ito na bali yung i-project natin. So, for example, ito yung nagiging pressure head niya. Ito naman yung pressure head niya. Ito yung pressure head niya. Pressure head niya. So, kukonnect mo lang yan, no? So, ito yung pressure niya, no? Dito sa junction na yan, ito yung pressure niya. I-kukonnect mo yan. So, yan yung line yellow na yan. And then dito sa B, so ito yung pressure niya, yung sa water surface. And ito naman yung P, so yung pressure niya is P prime. So, kukonnect mo yan. So, yung difference nung elevation niya, yun dito, yung napapansin mo. Yung if, kung gagawa ka ng horizontal line, yung difference ng elevation nito is equivalent to H1. Ganun din dito, no? Yung difference ng elevation dito is equivalent to H2. Okay, so I hope klaro tayo dyan. And for pipe 3, ito yung end-to-end niya. So, yung pressure niya, ito yung P prime. And then, yung pressure dito is itong at water surface. So, kukonnect mo yan. So, yan yung red line na yan. Ha? So, yung difference naman ng elevation dito, di ba? Yung dito sa water surface patungo dito sa horizontal distance. Yan, no? Yan yung H3. Okay, so nakikita niya. So, tanggalin ko na yan. May pakita ko lang. Okay? So, at least klaro na tayo kung ano yung H1, H2, and H3 dito sa figure. Okay? So, yung difference ng elevation yan nung mga pressure head nung end-to-end nung pipe. So, at least nakikita niyo sa figure. So, first nating kukunin is yung mga head loss.
So kunin muna natin yung head loss, which is equivalent to 0.0826 FLQ squared all over diameter raised to power of 5. So unahin ko muna yung pipe 1. So yung head loss nung pipe 1 is meron akong 0.0826. Yung F nung pipe 1 is 0.02. Yung length niya is 5,000 meters. And then ito yung flow rate 1 squared all over yung diameter niya na 0.406 raised to power of 5. So yung value niya, that is equivalent to 0.0826 times 0.02 times yung length FL 0.0 FL 5,000 Q1 squared divided by diameter 0.406 raised to power of 5. So meron tayong 748.772 Q1 squared. Okay? So 748.772 Q1 squared. Next is yung sa pipeline 2. So ganun pa rin, 0.0826. Same yung fraction. Yung length nagbago na, naging 3,000 na lang. And then yung Q1 natin, yung dito is Q2 squared all over yung diameter nung pipe 2 is 0.254 raised to power of 5. Okay, so substitute natin yan dito. So meron tayong 3,000, and then dito is meron tayong 254. So meron tayong 4687.731. 4687.731 Q2 squared. Okay? 4687.731. Next. For the head loss 3, so meron na tayong 0.0826 ng 0.02. yung length niya is meron tayong 3,500, and then dito meron tayong Q3 squared all over yung diameter natin na 0.203 raised to the power of 5. So, substitute lang natin yung mga values na yan dito. So, dito is naging 5. And then, dito is 203. So, 16772.5 Q3 squared. So, meron na tayong mga value ng head loss. Okay? So, ayan. So, bali dito, kung kukunin mo yung Q1, based dito sa equation na to, that is just square root lang nung head loss 1 all over 748.772. And for Q2, that is just square root lang nung head loss 2 all over head loss 2 all over 4687.731. And for Q3, that is just head loss 3 all over 16772.5. So meron na tayong Q1, Q2, and Q3. Okay, so plus na ako. Okay, so meron akong equation ng head loss and meron akong equation ng flow rate. So I think dito gawa muna ako ng equation dito, no. So yung head loss na yan, yan din yung H1, no. Okay? So yung ito equivalent din to ng H1.
headless kasi yung mga edge na yan, ha? So ito is also edge 2, and then yung edge 3 is also headless 3. So based dito sa figure, makikita natin dito na yung ito, yung edge 1 plus edge 2 is equivalent to 10. So pwede nating sabihin na yung head loss 1, yan yung H1, no? Yung head loss 1 plus yung head loss 2 is equivalent to 10 meters. And may kita natin dito also na, di ba, pag i-add natin yung H1, which is yung dito, yan na distance, yung H1 plus yung H3 is equivalent nung 10 plus 15. So, pwede natin sabihin na yung HL1 at saka yung head loss 3 is equivalent to 10 plus 15, or that is 25 meter. And then, pwede rin natin gamitin to, no? Yung H3 na to. Then, deduct mo ng height nito. Diba? Which is yung H2. So, yung H3 minus H2, equivalent yan ng 15. So, bali, yung HL3, yan yung head loss, ha? Pareho lang yan sila, ha? Minus yung head loss 2 is equivalent to 15 meters. So, I think okay na ako dito. So, next kong i-determine is yung direction nung discharge, na? Okay, so kailangan ko munang i-determine yung direction ng discharge. So, based dito, so, pwede nating i-assume muna na yung middle na reservoir is 0, no? So, we just need just to check yung direction nung Q2. Okay? So, for example, di mo alam eh, no? For example, ito yung Q1 mo, and ito yung Q2 mo, and ito yung Q3 mo. Di ba? So, you need to check first if yung direction niya is towards ba talaga, no? Okay? So, check natin kung ano yung direction. Anyway, pwede ka man din mag-assume, pero check na lang natin, no? Ganito mag-check kung paano makuha yung direction. So, assume mo lang, check direction of flow rate yung Q. So, assuming na yung Q2 natin is 0. So, ibig sabihin, yung H2 is 0. Okay? So, kung yung H2 natin is 0, so, ibig sabihin, based dito sa head loss 1, which is ang H1, yung H1 natin is equivalent to head loss 1, which is equivalent to 748.772 Q1 squared, where yung head loss natin, based dito sa equation na to, yung nakikita nyo yan, na yung head loss 1 plus yung head loss 2 is equivalent to 10. So, since we assume that H2 or yung head loss 2 equals 0, so, bali dito yung head loss 1 natin is just 10 meters. So, ibig sabihin, 10 is equivalent to 748.772 Q1 squared. Thus, meron tayong value ng Q1. Pero hindi pa to yung exact, ha? We just need to, for checking lang daw kung ano talaga yung direction niya. So, 10 alpha equal nung 772 alpha x squared, shift solve. So, meron tayong 0.116, no? 0.116. Okay, so cubic meter per second, I assume. And then sa head loss 3, kasi yung H, yung Q to lang yung zero natin, no? So bali, i-off muna natin yung middle na reservoir.
ayan natin mag-flow yung tubig dito sa pipe 1 to 3. Na, para makita natin yung direction ng flow. So, bale. Yung Q3 naman, so yung H3 is equivalent to head loss 3, which is equivalent to 16772.5 Q3 squared. So, based dito sa tawag yan, dito sa equation na yan, yung head loss 3 minus yung head loss 2 is equivalent to 15. So, since yung H2 natin is we assume na, bali, in-off muna natin, ha? Na equal to 0. So, yung head loss 3 is just 15 meters. So, 15 equals 16772.5 nung Q3 squared. Thus, we have the value of Q3. And that is just equal to, computin muna natin. So, this one becomes 15 alpha equal nung 16772.5 alpha x squared chip solve. So we have 0.03. So we have 0.03. So cubic meters. So since yung Q2 natin, yung Q1 natin is greater than Q3. So, therefore, yung Q2 natin is towards the tank. Diba? Kasi mas malaki yung Q1 eh. No? So, mas malaki yung Q1. So, malamang gaganito yung spread out niya. No? So, tama yung nagiging assumption natin na yung Q2 is towards tank and Q3 is towards tank. Kasi sobrang laki nung Q1, no? Diba? So, ito naman yung Q3 yung malaki. So, malamang reverse yung direction niya. Diba? Kasi magiging ano yan. Bali, yung Q3 is equivalent ng Q1 plus Q2 kung yung Q3 mo is mas malaki. Pero dito kasi yung nangyari is yung Q1 mo is mas malaki. So, yung Q1 mo is equivalent to Q2 plus Q3. Okay? So, based dito sa figure, so, pwede nating sabihin na yung, based dito, no? Q1 is equivalent to Q2 plus Q3. In and then out. Okay? Flow rate in equals flow rate out. So, Q1 is just equals to Q2 plus Q3. So, ito na yung magiging Q equation natin, no? So, bali, considering junction tayo, Qn equals Q out. So, yung nag-in natin is yung Q1 and then yung out natin is yung Q3. So, expected na yan, no? Kasi mas malaki yung Q1 nung in-off natin yung Q2. Okay, so in-off kasi natin yung Q2, so alam natin yung direction ng Q2. Okay, so yun yung magiging key equation natin. So yung Q1, nakikita nyo dito, so substitute ko na lang to. Kunin ko na lang yung value na to for Q1. Lagay ko na lang yan dito. And this is equal to yung Q2. Lagay, kunin ko na lang din to. And then, lagay ko na yan dito. Plus yung Q3, so ito yan, so kunin ko na to and then lagay ko na yan dito, so ito na, no? So bali ngayon meron na tayong ganyang equation, so kunin ko na lang din to, kailangan ka tayo copy. And I just paste it here. So, assume ko na lang na yung head loss 1 na lang yung kukunin ko. So, based dito, makikita natin na yung head loss 2 is equivalent to 10 minus yung head loss 1. And then, dito na lang.
yung head loss 3 is equivalent to 25 minus yung head loss 1. So kung babalikan natin yung equation na to, copy and just paste it here. So bali ito, papalitan ko na lang yung head loss 2 tsaka head loss 3. Okay, dito head loss 2 is 10 minus yung head loss 1, and then dito naman is 25 minus yung head loss 1. So solve for head loss 1. So meron na tayong sagot. So we have square root of square root of alpha x over 748.772 alpha equal ng 10 minus alpha x all over 4687.731 ba yan? Check lang mamaya. Plus square root nung 25 minus alpha x all over 16772.5. Okay, so check ko muna ulit. 774631. So tama. So bali masusolve na natin yung value nung head loss 1. So 4x, shift, solve. Tagal mag-solve ba? Ang tagal ng calculator na to. Okay, so yung naging sagot nun is 3,85,19,16,298. So pag i-substitute natin yan dun sa ngayon, i-substitute natin yan sa Q1, which is equivalent nito. Copy. And then substitute natin dito. So, yung magiging value niya is just equal to, palitan ko na lang ito ng colon. So, I have 0.07172 cubic meter per second. And then, yung Q2 natin, which is ito yan. So we have Q2 equals, so substitute pa rin natin yung value nung HL1. So this becomes 0.0362 cubic meter per second. And then yung Q3, which is ito yan. And then, substitute ko na lang yan dito. So, bali, makikita natin dito, no? This is 0.0355 cubic meter per second. So, ito na yung mga flow rate nila, no? Flow rate nung pipe 1, 2, and 3. Okay, so since yun yung tinatanong sa problem. So I think that's it for 3 reservo problem. So ganun lang guys, no, yung gagawin nyo. Okay. So see you in the next video. Thank you.